10:58 in the evening here in the Philippines. At may breaking news tayo. Kaninang mga 4 or 5 p.m. in the afternoon, merong naglabas ng audio recording ni Pastor Apollo Quiboloy. Okay? Alam naman natin sa nagdaan nating vlog, tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy ang ating itinalakay. Ngayon, si Pastor Apollo Quiboloy ay nagtatago ngayon. Okay, siya ay nagtatago at hindi niya ipinakita ang kanyang mukha, kundi ang kanya lang boses. Nagbigay ng statement si Pastor Apollo Quiboloy. Pati ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos, at itong si Martin Romualdez ay nadamay sa statement ni Pastor Apollo Quiboloy. Okay? Pinakinggan ko yung audio at hindi ko narinig lahat dito sa vlog na ito. Sabay-sabay nating pakinggan ang official statement ni Pastor Apollo Quiboloy at tayo ay magre-react dito. Okay? So, bago natin i-play ang audio recording ni Pastor Apollo Quiboloy, help me na i-like at i-share muna itong live na ito, itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like at i-share itong video na ito, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa mga hindi pa nakasubscribe at follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe ang Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, matindi itong mga statement na binigay ni Pastor Apollo Quiboloy. Matinding-matindi, guys. Revelasyon. Okay? Na isa sa mga highlight dito may gustong maggurgur sa kanya. Titigukin siya. Okay? So, pakinggan natin at para malaman natin kung ano ang kaniyang nagiging response dito sa mga bagong allegation na ito. Okay? I-react natin. Let's play the video. Mga kababayan ko sa buong bansang Pilipinas, buong sanlibutan, pag magandang araw, magandang maga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Quiboloy, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. So, klaro yun ha. Nanganganib ang kanyang buhay. Ibig sabihin, may gustong maggurgur sa kanya. Okay? Klarong-klaro yan. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo. Mga kababayan, mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok at meron na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawang 2020, pinospon. Ginawang 2022, pinospon. 2021, ganun din. So, ibig sabihin, maraming beses ito pinospone na hindi ito binalita sa atin. Ngayon lang natin nalaman ito.
sa revelasyon ni Pastor Apollo Quiboloy. 2023 sana ay po-postpone, pinospon pa rin. Ngayon, hindi na po papayag ang judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Sealed indictment pa nga ng 3 taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ako doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siyam o 8 kami lahat, ako yung number 1 na principal. Okay lang, sapagkat ako naman ang leader ng kingdom at ako talaga target nila. Sa anong paraan ginawa kami ng kasong hindi namin alam at mga kumuha sila ng witness, handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopostpone nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito, wala pang kaso. Kinasuhan ako ng naka-sealed indictment, hindi na ako nakabalik doon, pero nandito na ako sa Pilipinas. So, hindi po ako tumakas. Ngayon, dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs, hindi po dumating. Sapagkat kung yan pag-uusapan, i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon. Hinintay. Ito, clarify ito ni Pastor Apollo Quiboloy, kung anong nangyari doon sa kanyang, yung nangyari nga sa case niya sa labas. Okay? Bakit na-transfer ito sa Pilipinas ngayon? At bakit pinag-initan siya ngayon? Namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin. Handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite. Pagkatapos mapag-usapan at nakadaan na kami ng Court of Appeals, Court of First Instance at Supreme Court. Kung ilang taon yon, dapat mag-tease din sila. Hindi dumating yon, iniintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganun. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami papakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sinosurveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI. Sarili kong bansa, ako po ay nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito from reliable sources. Correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady, at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendisyon, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination, killing talaga, murder. Yun po ang dumating na balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila. Hindi lang namin alam kung paano sapagkat ang iniintay namin ay extradition sapagkat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal. Kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights nawala na?
sapagkat ako po ay binigay na sa kamay ng mga banyagang ito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila. Oh, so nabanggit na niya ha, si PBBM at si First Lady Liza Araneta Marcos nabanggit. So, ibig mo bang sabihin, Pastor Apollo Quiboloy, sa mga pangyayari ngayon, sa mga akusasyon ngayon sa inyo, are you trying to say na may kinalaman ang administrasyon na ito? May kinalaman si PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos, at si Martin Romualdez? Yan ang malaking tanong. Ngayon lang ito, because akala namin na itong hearing ngayon sa Senado ay kalaban mo lang ang mga dilawan dito. Kasi pinangunahan ito ni Riza Hontiveros. So, itong pag alis nila sa SM9, itong pag-question sa kanila, pag-investigate sa kanila itong SM9, pati ikaw, may kaugnayan dito ang Kongreso? May kaugnayan dito si Martin Romualdez? Si Liza Araneta Marcos? Yan ba ang ibig mong sabihin dito? Okay? Let's continue. Kung totoo itong sinasabi ko, ang kininyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano. Mm. At gagawin nilang gusto lang gawin sa akin, sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog. Grabe. Hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liniguak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, eh, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos, hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Okay, bakit ganyan ang kanilang treatment sa iyo, Pastor Apollo Quiboloy? Eh, sa tingin ko, pinagtripan ka. Kung totoo man itong sinabi mo, eh of course, yung programa mo sa SMNI, yun ang sagabal sa administrasyon na ito. Ba? Yung mga programa mo sa SMNI, yung pag-criticize mo sa gobyerno na ito, yung mga... kasi, di ko nga maintindihan, demokrasya ang bansang Pilipinas. Yung ginagawa ng SMNI, that's part of democracy. Di ba? Ako, I believe it's part of democracy. Di ko nga maintindihan bakit itong administrasyon na ito ni PBBM, no? Eh, yung nangyari kay Ka-Eric at ni Badoy, na pinatawag sila. Okay? Pati nga si Karin Davila, kung matatandaan ko yung
in-invite nila si Migs Nograles sa interview, kinampihan pa nga ni Karen Davila ang SMNI. Kasi naiintindihan ni Karen Davila kung ano yung freedom of the press. Okay? So, ang ibig sabihin ni Pastor Apollo Quiboloy dito is nasaan na ba yung ating demokrasya? Okay? Ang right natin. Yan ang ibig niyang sabihin dito. Okay? So, medyo matatawag na gustong i-shutdown itong kampo ni Pastor Apollo Quiboloy kasama itong SMNI. Hindi akong nagsabi niyan, yan ay ayon sa mga gesture sa statement ngayon ni Pastor Apollo Quiboloy. Okay, continue. Ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan, ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara, taga-Davao po kaming lahat, lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Hinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros. O nga eh, Risa Hontiveros, para matapos na itong usapin na ito, it would be better, no? Ang taong bayan na ang salita, it would be better na magsamba kayo ng kaso sa korte. Okay? Because the Senado is not the best place for this. Kung gusto nating ma-solve itong mga allegasyon nyo sa mga Duterte at pati itong si Pastor Apollo Quiboloy. Because this is a very serious offense. Ikaw, kayong tatlo dyan na nasa Kongresong puro leftist, inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat inahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA, alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound at hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari, sapagkat wala po kaming ganon, ay sila po may kagagawan nun.
Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado, aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? Oh, at huwag ninyong pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Eh, kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Ano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng gera? Ah, ano to? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede niyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Ah, hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo. Kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended eh. Kailangan meron sa CCC namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayo nagdadala ng batas, respetuhin ninyo, you are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo, titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa't gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman. Titingin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side. Kasi nandoon sila. Hindi na pwedeng gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness. Because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. So ibig sabihin ni Pastor Apollo Quiboloy, napapansin niya na merong grupo na connected siguro sa administrasyon na ito na gustong arestuhin itong si Pastor Apollo Quiboloy. At kung parang sigurong magiging may kasalanan itong si Pastor, ay lagyan nila ng false evidence. Okay? Kasi una nang nalaman natin sa Senado, sa hearing, na nanggaling dyan sa Glory Mountain yung dinalang jaril ng VP Sara at si former President Duterte. Diba? O, baka may dyan sa Glory Mountain, baka may aaresto kay Pastor Apollo Quiboloy dyan at paplantahan ng mga false evidence. Yan ang ibig sabihin ni Pastor Apollo Quiboloy. Okay? Yan ang ikinatakot niya. O, para sa akin, Pastor Apollo Quiboloy, huwag kang matakot. Siguro naman, yung Glory Mountain mo ay merong mga CCTV dyan. Diba? O,
marireveal at marireveal yan. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs, hindi kami violenting tao, hindi kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP at PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Eto naman. Ang ikinatakot ko dito, baka ang susunod dito ay si President Duterte. Di ba? Oh. Kasi unti-unti nang yung script nila patungo na kay VP Sara at ni Pbbm. Ano, kay VP Sara at kay Duterte. I'm sorry. Di ba? Oh, saan ngayon si Duterte? Nasaan na si Duterte? Ah. Alam mo, kung tatanungin niyo ako kung naniniwala ba ako kay Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang mga statement ngayon, eh sa ngayon, hintay-hintay lang tayo. Ako ay hindi ko muna ito i-judge itong lahat ng mga sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy. No? Gusto ko muna makakalap ng more information about this bago ako mag-judge dito. Okay? Hindi ako muna maniniwala na ang administrasyon ang may kagagawan dito. Okay? That's ayon kay Pastor Apollo Quiboloy na dino-drawing na siya. Okay? Pero let's wait and see. Sa ngayon, ayokong manghusga kaagad. Okay? Okay, let's continue. Ang gobyerno natin, eto ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Ha? Tiklop bibig. Hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Naggamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens, happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Oh, hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradisyon. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. So, klarong-klaro yan, ha? Ang tinutukoy dito ni Pastor Apollo Quiboloy ay itong administrasyon ngayon. Okay? He believes na ang may kagagawan dito ngayon ay yung administrasyon ni Pbbm. Ngayon, ako naman, kung tatanungin nyo ako, as of now, kakalap muna ako ng impormasyon bago ako maniniwala sa lahat ng mga sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy. Okay? Kasi sa ngayon, lahat ng mga sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy, lahat ito ay galing sa kanya. Okay? As of now, makikinig tayo at a-analyze lang tayo. Hindi muna ako manghuhusga na sa administrasyong Marcos. As of now, ha? Oh. Kasi dito sa channel natin, sisiguruduhin natin na tama at hindi yung kakampihan natin ay nasa tama. Talagang merong ebidensya. Okay? As of now, let's wait and see kung ano ang mga galaw ng administrasyon tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa bantayan natin to, mga kababayan ko.
73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Ah. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo mula kay Diosdado Macapagal. Mula po sa maliit pa ako kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Marcos Senior, kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipinas. Di ba kung matatandaan natin, itong si Presidente Bongbong Marcos during the campaign, sa SMNI lang nagtitiwala. Lahat in-invite sa GMA, sa News 5, sa CNN, walang ibang media network na pinuntahan yung debate si Pbbm. Kundi ang pinaniwalaan niya ang SMNI dahil ang SMNI lang ang tumulong kay Pbbm. Ngayon, itong si Pastor Apollo Quiboloy ay parang ni-recall niya na, Mr. President, tinulungan ka namin during the campaign. Pero ano ang ginawa niyo sa amin? Oh, ginigipit niyo kami ngayon. Oh, yan ang ibig sabihin ni Pastor Apollo Quiboloy, okay? So, klinaro ko lang kung anong sinabi ni Pastor. Pino, naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalayag? Pagkatapos, inaapin ninyo kami ng ganito-ganito lang? Ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari na ang mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Biro niyo ginagawa niyo dangerous criminal organization, ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan, ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa naniwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako nang dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ba ko ba yun na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din, hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos, biglang-bigla, ililipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon. At pagkatapos, itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin ninyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganun. Mangyari ng mangyayari. Hindi po
papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan ninyo ang nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo ang korupsyon. Alam nyo, I can really feel the frustration of Pastor Apollo Quiboloy sa administrasyon na ito. Okay? I can really feel na very frustrated siya. Hindi yung droga, mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang drugists, inakusahang mga drug addicts, wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, drugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan, kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumaldumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Si Nebuchadnezzar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak, si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala ang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI. At sino pa ang kanilang mga galamay dito na pinagbibili na nila? Ako, hindi ako drug lord. Niminsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya. So, ibig sabihin niya, hindi siya nag... he's not married. So maraming babaeng nagkagusto sa kanya. Sa madaling salita, frustrated itong mga babae na ito. Nababasted kay Quiboloy. Yan ba ibig sabihin mo, Mr. Pastor? Ang mga babaeng yan, nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound.
kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay, doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na, napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga compound namin na pinaghirapan. Hanggang sa kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinosolicit, tingnan ninyo ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga Parang naiyak na si Pastor. Oh? Pansinin nyo, makinig kayong mabuti. Parang naiyak siya while doing his statement. Batang Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaaral, na wala pong bayat. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, walang tumutulong, kung may tumutulong man, politika, at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kamay ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pag-ako sa Amerikang yan. Nagdo-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian, na hindi nakapag-aral ang mga bata, bumili kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral, mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako binigyan ng ama ng isang sasakyang panghimpapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yon? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntang ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yon? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran? At pagkatapos itong salot na CPPNPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko. Iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako at ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal, nila Bonifacio. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yon. At ngayon, sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa naming araw. Hindi kami nagmolestiyan ng ibang tao. Lumago ang bansang karyan. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kaming i-put down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Ito si Raymark Pancho. Good eve, Sir Don Mar. Nakakaawa si Pastor Quiboloy.
galing din ako nanood sa isang vlog ni Pastor na Nagtatago. Ayan. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sinumang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagse-sex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo expert from Africa pagkatapos mga... Grabe ito na allegation, guys. Oh. Grabe ito. Mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswangin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Ah, nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawa. So, ibig sabihin, narinig lang ito ni Pastor Apollo Quiboloy. Grabe yun, ha? Oh, kasi sabi niya, kung totoo man ito. So, hindi pa sure kung yan ay totoo ito, ha? Yung bagong mga sinabi dito. Mahirap man itong banggitin sa YouTube pero nabanggit na niya. Oh. Mahirapang magka-monetize itong video na ito dahil nga dito sa ano. Hindi ibig sabihin na maniniwala ako kaagad kay Pastor, ha? Oh. Hindi muna ako maniniwala as of now. Kasi lahat ito ay salita lamang. Wala pa tayong ebidensya dito. Alam nyo naman dito sa aking channel, evidence-based po tayo. Okay? Pero matindi yung mga sinasabi niya. Ang aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, right, may taxes lahat yan. Million-million ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Liza Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Okay. Klarong-klaro yun ang sinabi ni Pastor, ha? Pbbm, Liza Araneta Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo, mag-resign na kayo. Yan, galing yan, ang statement na yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Okay? I do not respect you because you did not honor me. Okay? Galing yan kay Pastor Apollo Quiboloy. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan. Akala natin ay maasahan natin sila, mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book.
CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako, lalantad na ako, hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayari maging glorified body ako, hindi ko tatablan ng bala. O kaya, tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta't ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito. Hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo, ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila. Hindi ako papayag hanggang ako ay may buhay at hininga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman ako pumunta ng langit noon pa. 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nandito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Pero natatakot mamatay? Hindi po. Sapagkat ako'y nasa Kanya at Siya'y nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat. Hanggang dito lang, pagpalain tayo ng ating dakilang Ama, sa Kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan at ang kaharian magpakailanman ay mananaig dito sa ating bansa at sa buong sanlibutan. To God, our Jesus Christ, be the glory forever. Amen. Okay, so ayan. Narinig natin yung official statement, no, ni Pastor Apollo Quiboloy. So matindi yun. Grabe. Pero ako, hindi pa ako makapag... Hindi ko pangunahan si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi ko pangunahan ang administrasyon ito. Itong mga akusasyon ni Quiboloy. Okay? To be fair, ha? Lahat dito sa Donmar TV, fair tayo. Okay? Maraming nabanggit si Pastor Apollo Quiboloy. Ang pulot dulo lang sa kanyang statement, yung panggigipit sa kanya, ang pinagbibintangan ni Pastor Apollo Quiboloy ay yung administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? May nabanggit pa siya na may ginagawa dyan sa loob ng Malacanang. Grabe yun, ha? Grabe yun. Yung kanyang... Pero hindi pa tayo maniniwala dyan unless meron tayong ebidensya. Okay? As of now, yung masasabi natin, kung may reklamo sila kay Pastor Apollo Quiboloy, sa korte na sila dapat magreklamo. Di ba? Di ba kaya ay... ang may kinalaman dito ay yung mga testigo sa yung mga nagagalit kay Pastor Apollo Quiboloy. At si Quiboloy lamang ay kanyang pinagbibintangan ay yung administrasyon ni Pbbm. Pwede yun na ganun ang sitwasyon. Pwede rin na ang sitwasyon na ito ay pwede rin dinidiktahan ito ni Pbbm, Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez. Itong panggigipit ni Quiboloy, pwede rin yun, no? Yan ang hindi muna natin masasabi. As of now, ha? I'm not like sa mga vloggers ngayon na nagko-conclude na. Ako, as much as possible, I would hear sides, okay? Pakinggan ko muna ang statement ni Pbbm, Liza Araneta Marcos, at itong si Martin Romualdez. To be fair, okay? Bago tayo makapag-bitaw ng ating analysis at statement. Okay? To be fair. Okay? So guys, ito yung breaking news ngayon. Ito yung mga panibagong developments tungkol dito sa mga aligasyon nga, no? Sa
yung tungkol kay VP Sara Duterte at si former President Duterte na nagbit-bit ng jaril raw sa compound ni Pastor Apollo Quiboloy at ngayon si Pastor nagsalita na. Okay? Ano sa tingin ninyo? Mag-comment, mag-react, babasahin natin ang inyong mga argumento dyan. Okay? So, yan, pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget i-like at i-share itong video na to para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow, kung hindi ka pa nakasubscribe, follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Only in Donmar TV. Okay? So guys, maraming salamat sa mga nanonood. Let's wait and see, i-update ko, ko kayo sa mga developments dito bukas. Okay? So, maraming salamat. Have a great day. God bless sa inyong lahat. At mabuhay ang Pilipinas.